akit bundok ulit. Tingin-tingin sa daanan, di baka meron tayong masalubong. Aruy! Ito mo, dami. Ganyan ka na. Doon may tao yata. Oh, tuwan-tuwan. Good morning na late na kakabsat. Umakyat na naman tayo ng bundok kay Lolo. Nauna na sila Lolo kasi nung nakausap natin kahapon sabi ko mauna na sila. At susunod na lang tayo. Dahil nga mag-aani na po tayo ng mani, yung naunang tinanim nila na mani. Di kailan ngayon na itanim yung nauna? October? October. October. Masisira kasi kabsat, sayang. Parang dalawang linya yata, yung tatlong linya na mahaba. Kasi, yung kanilang munggo, parang naiwan nila ng ilang araw, linggo, parang ganyan. May nag-harvest daw. Sabi ko, tara, puntahan natin yung mani mo bukas. Yun nga ngayon, kabsat. Medyo, pagod. Hindi na sanay umakyat ng bundok. Nagbaon tayo kakabsat. Aywan ko lang kung may isinama si Lolo kasi ang sabi niya kahapon, silang dalawang mag-asawa lang ang kasama namin ngayong araw na ito. May pasok po kasi ang mga first son. Weekdays po ngayon kabsat. Kaya kami lang ang nagsama-sama ngayong araw na to. Si kakabsot po ay yan. Kabsot, sanay ka pa mag-akit ng bundok? Na-miss din naman namin to kamsat kasi di ba halos isang buwan tayong busy. Kaya yun. Akit bundok ulit. Tingin-tingin sa daanan. Di baka meron tayong masalubong. Masalubong na nagatawid dyan. Sa mga kamsat natin na nanonood, sa lahat ng OFW nating mga kamsat dyan, hello po sa inyo. Shout out sa lahat ng kakabsat natin na hindi ko pa nasa-shoutout. Hello! Nandito na tayo kay Nalolo. Ito na nga kabsat. Hanggang dito, tuyot-tuyot din yung mga paligid. Namiss yun rin ba, kabsat, ang pag-akit natin ng bundok? Ito ay hindi masyadong bundok. Pero pag-akit mo pa, bundok. Kasi pagdating mo dito, kabsat, medyo patag siya. Hindi kagaya kay Latay Carlos na kapag ka pumunta ka talagang aakyat ka ng matarik. Pagdating mo sa taas, matarik pa rin. Ito kasi patag. Ang tawag namin dito kabsat nila Lolo ay bukid na patag sa gitna ng bundok. Ala! Oh, sayang baga to kabsat. Ito yung mungguhan ni Lolo na bagsak siya. Hindi siya pag-ani ng maayos, walang kita. Sabi ko, kung ito man itinanim mo, Lo, kadami mong maha-harvest dyan. Kasi pagka... Oo, maganda. Pagka munggo, kasi marami pang proseso yan pag inaani mo. Ang mani, bubunutin mo lang. Sayang. Lawak pa naman, Lo, de. Itong maganda lupa, kasi nga, buwaghag. Yung nandun sa baba doon, medyo matigas po kasi. Tuyot ang paligid. Pati yung puno na sinisilungan natin. Oh, wala ng dahon. Akit ka pa sa taas, de? Ito lang. Saan ba? Wala ba sila dito? Wala yata dito. Andun na. Woo! Ayun! Sa sinunod? Parang may narinig akong boses eh. Asan? Ayun. Ay, andun pala. Kahina ng sigaw. Ayun. Aroy. Pangit nga kabsat yung mani ni Lolo. Butit. May maani kaya tayo dyan. Natuyot. Kapangit kabsat. Aroy, kawawa naman si Lolo. Nang mungguhan niya, tapos na maani. Ano ito? Ah, siguro itatanim ito ni Lolo. Yan po kasi ang tawag ay kudyapa. Yan, kudyapa. Tatanim yan kasi yung mga talbos po niyan, kabsat, pag wala pang bulaklak ay inuulam, parang kamote din na nilalaga.
Ayan po pala silang dalawang the birds. Nagtudtod po si Lola. Subo si Lolo. Malungkot wa. Agburiya, Lulo! Lula! Kawawa naman yung manimulo. Hindi, una. Kala nang maktanim. Pero hindi ko alam bakit siya ganito. Butik baga siya. Saan nga po yung nauna dito, la? Ha? Saan yung nauna? Nakay? Nauna? Yan. Ito? Oo. Ito po kasi kakabsat yung una. Ka? Aroy, may maani kaya tayo dito, mga kabsat. Kakaasim at imula, jay lakay na eh. Bukan nga natin to. Ay, hindi pa ako pwede, may ano to, bulaklak. Ikaw ang malamang na to. Ikaw ang mauna. Oh, pwede na, Lu. Ha? Pwede yung na. Mauna. Ito. Walang sakit? Meron. May mga sakit. Pipiliin natin to. Kapag yan tumagal pa, magkakaroon na yan lo ng butas-butas. Ito na natin to. Uy, bulok na lo. Bulok na. May kakuman din din nala. Bulok na to. Dapat naani to ng nakaraan. Unutin mo yan lo. Una. Ito na natin to de. Tignan niyo po kakabsat oh. Ganda sana at malalaki eh. Oh. Ito. Bulok lang iba kabsat na ano, natagal na. Marami bulok na eh. Oo. Kaya yan. Ito pa. Ganito sana eh, kahit ganito man lang sana lahat eh. Naku, walang laman. Hindi tayo makaisang balik. Ganito sana. Maganda sana. Kaya lang, nabulok. Pwede, pwede yan. Pipiliin natin. Bulok, daming bulok. Alam yung kay Carlos dati? Naiwanan to eh. Dapat January na harvest na. O kaya first week ng February. Ito, oh, ganda sana oh. Pwede yan. Lo. Bulok na iba. Kaya nga po, naglalaman na siya kabsat ng maliliit o oh, ulit. Hindi yan, piliin na lang natin lo yung maganda. Ito o, oh, ganda o. Oh. Ito lang kabsat, pili muna tayo ng masilungan kasi hindi pwedeng matuyo ito lo. Dahil kailangan ito sariwa dahil panlaga to ni nanay. Sigura tayo di. Bunutin na natin lahat lo. Wala na magbino ni nanay. Ay, isa na yung mga nandito ay. Wala na rin. Hindi na lang lumaki. Kaya na matuyot. Tuyot nga ni. Tuyot o. Oh. Ayun, madami. Ayun, pwede. Subukan mo yung mga bata. Yung di pa dapat. Ito. Ay, ako nagkabutan na yung katapi na. Oo, oh, pwede na. Ma-over to. Pwede na. Lahat bubunutin na. Daliwa. Ayun. Oo, oh, bulok na nga lo, oh. Oo. Okay. Eto ko. Oo. Oh, naglalaman na siyang bago. Nagbunot-bunot muna po kasi kami. Di ko na na-vlog at mainit. Ayan po, ang lalaki sana, kabsat, oh. Kaso lang, mas marami po yung may, tama, may sakit ang balat, pero maganda po yung loob. Maganda? Tingnan natin si Lola, oh, kadami.
ganitong-ganito yung nangyari nun kay Tay Carlos, oh. Lumagpas ng 3 buwan. Kasi yung sa bahay, 3 buwan lang yun la. Hinarbis ko na. Ganda. Salit naman. Pero biliin na lang natin. Yung may mga sakit, siguro, pangsangag na lang ni nanay yun kasi malalaki po yung laman. Ibilad na lang at isangag. Yung magagandang balat, yun ang gawin natin na panlaga ni nanay. Kaya ngayon, bunutin muna lahat. Tapos, dito natin siya tanggal-tanggalin yung ganyan. Oh. Tingnan natin si Lolo. Patingin ko ngayon, lo, yung nakuha mo, lo. Aruy! Uy, bulok na, Lolo. Yan, may sakit yan. Tapos ito. Medyo maganda pa yan. Pwede pa yan. Ang piliin mo yung may maraming ano, dot-dot. Buksan natin ang laman para makita natin kung pangit o hindi. Isang ano, ito. Ay, ito na lang. Ganda, oh. Yan. Pagkukumparahin natin siya. Kung pag may sakit ba, ay pangit ang loob. Yan, kitan mo. Ito dinali na to, eh. Kasi kakabsat, kapag ito ay tumagal, lumagpas sa tamang edad na harbisin, kinakain na po ng lupa yung kanyang balat. Kaya dun po nagsisimula ang pagkabulok. May tama na, kumbaga, sa kanya. Sa balat. Pero, feeling ko, ayos pa yung laman niya. Yun nga lang, pangit na siyang itinda kung makikita ng customer mo yung balat may sakit. Baka sabihin bulok. Pero hindi po siya bulok sa loob. Ang ganda, oh. Ang liit nito pero ang laki ng laman. Ganun kita mo, natin. Kung makikita mo, ha, may butas yan, ha? Wala namang sakit sa loob. Wala naman. Ganun mo kami. Oh, yan, oh. Malinis yung loob. Kakabsat, pangsangag na lang ni nanay yung may mga tama ang balat para di naman nakakahiya sa mga bibili na may sakit. Ito naman. Walang sakit yan. Wala buksan sakit. Mo din. Laking laman yan. Ano kasi ito, eh, barako. Yung binhi namin, binigyan namin si Nalolo dati ng binhi barako. Ibig sabihin yung malalaking mani po yan. Walang sakit. Laki, no? Yan. Kasarap man din isang agtukabsat. Naku, isang sako lang yung dala natin, ah. Hindi, paghihiwalayin ko sila, eh. Kainin ko to. Tamis. Tamis na. Si Lolo. Ayaw pang ang harbisin ni Lolo yan. Unahin daw niya yung kubo niya. Ay siya, kako, Lolo. Maawa ka sa mga pinaghirapan mo, kako. Kaya sabi ko kahapon, tara. Sabi ni Lola. Galit din si Lola kahapon. Iyayaya niya si Lolo. Ay gusto si Lola lang isama. Sabi ni Lola, hindi, sama ka. Tignan niyo po yung dala ni Lola. Oh, aruy! Kung nabunot natin ito ng panahon na ganito, ito kasi medyo mabata ito. Sunod na lang, madadala na uli yan sila. Pag nakita ni Monique ito, maglalaway sa mani yun. Shout out mo si Monique. Monique, may mani, oh. Malalaki. Ayan. Mag-ano muna tayo, kabsat. Mani, po. Kanin, 3 buwan lang. Kakainin ng lupa yung balat hanggang sa mabulok na. Yan, daming dala si Lolo. Ito, oh. Yan ang maganda. Wow! Ito mo, dami. Ganyan siya na. Ano, magtatanim pa tayo, mani, lo? Oh, magtatanim pa? Lamang padampag palay. Kung magtanim diyan naman. Tignan nyo po, kakabsat, ito ganito sana kung naagahan natin. Ako, daming anay ni Lolo sana. Yan naman. Basta mayroong panlawak ng dishes. Para sa susunod lo. Iwalay namin yung mga la. Pagka maraming ganito. Yan, mabuti. Oo. Saralin. Oo. Maganda. Kasi la, hindi pwedeng ibenta ni nanay na na may sakit yung balat kapag nilaga kasi baka hindi bumili yung customer niya. Kasi para hindi na ipaghiwalay ni nanay. Yung walang ganito, dito. Yung may ganito, doon. Yan, doon na. Pangsangag na yan ni nanay. Huwag na nating haluan, ha? Kasi pipilian din ni nanay ito matrabaho pa. Yung mga ganito la, yan, ito pwede pa yan. Dito, ha? Ha? Aunwa? Sige. Namanda, maganda. Ito pwede pa. Pero yung maraming sakit la, doon na sa kabila, ha? Sige.
Ikaw saan lang pupunta? Dito. Sa Amerika. Saan daw ako pupunta? Sa Amerika dito pupunta. Lang. Pinapakita ni Lola kung lalaki na. Wala pang apoy tayo. Magkapibo na at tinapaykab sa di pa tayo nagalmusal. Parang mabuti. Yeah, malilit. Ito hindi. Ah. Ito mabuti yan. Ah. Yan mabuti. Ay, ito hindi yan. Na. Ito mabuti. Magkapi nice. Muna. Anay ang kumakain pala, anay. Ayaw ka kala ko, lolo. Diba ako tinanin nga ikan nito, balang ako? Pirat yung tinala. Ako nga. Si Lolo. Napisat. Napisat nga sa bag. Sorry, Lolo. Kahit madumi na kamay hala, ha? Oo. Pares lang. Wala nga, no. Ay, lang yan. Problema? Si ma'am, dapuway akong bagyan. Ah. Kape? May kape ako. Okay, Lolo. Lolo! Mayroon pa dito. Ikaw nang magkuha mamaya, ha? Pag gusto mo, ha? Hello? Lola, ang eh? Damal ka. Aung pa, ya. Asin na, atay, atay. Merienda, kabsat. Dahil sila. Ba't ka marigin? Cheers. Nilapitan ko. Tinitigan ko. Gaganunin ko nga si Lolo mamaya. Do, may tao yata, oh. Saan? Shopee, delivery. Manda, sa ganun, malkal ko. Ah, manda ka sa malkal. Tapugalom. Tapugalom! Lo, tinapay pa. Kapi pa, oh. Kapi is live kay Lolo. Lamang unay ng mga tao ko eh. Masikanan, muliwa. Ang daw? Balik. Nagkatayo sa pilin. Sinong mag-aasigano? Burili ko nung karata, okay? Aw, kaya. Kaya ako pagkakab ka ng siyaw. Ah. Kabantay. Sarap lo? Si Pirede. Pirede to. Sino si Pirede? Tamburo. Tamburo to. Sino yun? Oh, yun naman kayo. Nakapalang. Nakapalang harang nga ikaw. Taga saan? Iyang kay Karusap. Binata. Ah, Pirede. Umide? Ah, umide. Mare, Pirede. Ang alam, Pirede lang. Ako nga, Pirede. Ah, bakit? Anong mayroon kay Rumide? Dito naman ko, no? Mamaya. Sabi. Ah, susunod ayaw. Daw? Sabi ako. Kani, oh. Punta ikaw doon. Sabi ako. Oh. Ano, walang pasok? Wala. Sabi ni Rumide, sabi? Susunod daw siya dito? Anong oras daw? Awan? Hindi ko alam. Magaganda po yung mga nahuling itinanim ni Lolo kasi nga inabot natin yung parang saktong gulang niya sa pag-aani yung dapat maani na siya. Kaso nga lang kabsat dahil tagtuyot, tas hindi naman ganun nabungkal yung lupa eh. Syempre konti yung laman pero ganito po siya kabsat. Oh. Magaganda na. Kaya inuna muna namin. Ayan. Ganyan po yung itsura. Yan kay Lolo, bulok. Kasi yan yung kinuha niya sa taas. Ito yung mga nandito sa baba. Gaganda. Yan. Nagsibol na nga kabsat, panibagong bunga na ulit. Yung mura. Ayan, dami yun. Kasi kung animal, kahit yung apusyo. Tapos, ito po yung mga reject. Pero bibilhin pa rin namin yan kabsat kahit ganyan. Kasi ibilad na lang. Tapos, isasangag na lang yan ni nanay. Pero ito talaga yung dapat maganda. Lahat ng magaganda nandito dahil panlaga po ito ni nanay. Yan, kahit may ganyan. Pwede na yan. Ayan o, tinamula. Ganda sana lang, lalaki no. Maganda sana na malalaki no. Yung mga bulok na malalaki. Tignan nyo naman po, ang lalaki ng laman. Mga maganda. Maganda. Kung ganito lahat ng laman. Uy, sarap isang agto. Tumutubo na. Nipon namin kasi pwedeng maging binhi yan. Tapos, sabi ko kay Lola, para hindi masayang yung mga natapon namin, hayaan lang dyan na nakabilad. Pagkatuyo na, saka ulit pitasin, pwedeng gawing binhi yun dahil tutubo pa rin. Ay, walang lahat.
Doon nagbubunot sila Lolo at si Kakabso. Tinulungan po namin sila mag-harvest. Kasi kung kukuha pa sila ng iba, uupahan. Wala na silang kikitain dahil nga yan, kaunti lang. Sana matapos namin hanggang hapon, Kabsat, para di na sila mahirapan bukas bumalik. Maaga pa naman ay. Ano oras na kaya la? May last 12 na kaya la? Ngayon? Saan na si Lolo ay? Nawala na si Lolo. Hanggang dun pa po kasi yan, Kabsat, oh. Ganyan. Unahin muna namin dito para makuha yung magaganda. Tingin ko ngayon, Kabsot, kung maganda. Ito, kunti lang yung bulok. Sabi ko kila Lolo, ano lo, magtatanim pa kayo? Sabi niya, ako maalam na sa susunod kaya na. Kasi, pangalawang beses pa lang nila itong nagtanim. Yung una kasi yung tinanim namin doon kila Tay Carlos hanggang sa napabayaan. Sabi ko, hindi ka na maghanap, Lolo, ng buyer. Kami nang bibili. Sabi ko sa kanya, halagaan mo lang. Kain tayo, Kakabsa. Kain na, palakas. Na. Lakas ang hangin. Ang ulam po pala namin, Kakabsat, ay adobong bangus. Nakalimutan ko. Busy. Kakabsat, tapos na po kaming mananghalian at diretso bunot na naman po kami. Ito yung nabunot namin ni na Lola. Kami ang magatanggal ng laman. Siguro ano ba lang to, Kabsat? Kalahating timba. Nang simot ako, Kakabsat, may mga nabunot-bunot pa ako maliliit. May mga dalawang laman. Pa isa, ganyan. Ito po lahat yung naani sa ganito kalawak na tinaniman ni Lolo. Dahil bungal-bungal po yung tubo ay medyo nalugi po si Lolo, Kabsat. Yan. Yan po yung mga pinagtanggalan namin. Ito na po yung naani namin. Ito yung medyo maganda-ganda. Yan. Yan ito pong klase. Butas. Yan. Tapos ito naman yung kabila, lo. Ganyan talaga sa pagtatanim. May lugi, mayroon namang kumita ka talaga. Eh, sa susunod, alam na ni Lolo kung ano yung gagawin niya. Ano, lo? Masaya pa rin. Masaya pa rin. Basta may kape. Na. Parang ganyan karami yung dinala nating binhi. Ay, no, lo? Kasi pag nagbibenta sila, Kabsat, kagaya yung binenta niya na mga papaya, ang dami. Tapos, puso ng saging, kumita siya ng 200 pesos. Siguro, ganito, kalaki. Kapo ng ating binita. Gagawa kami ng kubo ni Lolo bukas, pero gabi, Kakabsat. Kakaiba. Paggawa ng kubo sa gabi. Katanghaliang tapat, baba tayo ng bundok. Maraming salamat, Kakabsat, sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayong araw na to sa pag-harvest ng mani. Kitakis po tayo bukas. Ang magmamani. Wow. Makita ka ni Monique, yari ka. Loko yun siya ni Monique. Monique, oh, si Tito Enan mo, oh. May dalang mani. Tayo na. Naguliwa sa balaywa. Nay, oh, may paninda ka na, Nay. Yun na sila, Lolo. Pauwi na sila din sa taas. Bumili ako ng papaya sila na magdadala bukas sa Turuan. At di namin kayang bitbitin. Maraming dala ngayon. Pare, guliwa sa balaywa.
dumaan tayo dito sa farm at magpapakain ng alaga. Tsaka si Delayla. Bumili kami ng yellow cups at ang sarap maligo ng yellow sa sobrang init. Ikaw din, saan ka galing? Ha, gutom ka na? Hindi ko yung nakapunta kaninang maga. Ayan, papakain tayo ng ating alaga. De, alam mo yung yellow niya? Ah, parang ano? Tignan mo, de. Oh, tuwan-tuwan. Na-addy ka na sa yellow. Kakabsat, ito yung sinasabi ko sa inyo, ang weird ko na ewan ko, na-addict ako sa YouTube, yung napapanood ko. Kaming dalawa lang naman ni Kakabsot kanya to, isang yellow. Ito, papakita ko sa'yo. Tinamay mo pa ako. Hindi, ibig kong sabihin, baka sabihin na kinagat-kagat niya na. Akin to. Sarap. Nakaka-refresh. Mm-mm. Init kasi. Papa. Ang ilo, sakit sa ipin. Tingnan. Yan. Tigat. Sapa ako. Sobrang init, Kapsat. Hindi ko iniinda yung ngilo ng ngipin ko sa yelo dahil nga, alam niyo, parang takam na takam ako sa malamig. Pagbaba kasi ng bundok kanina, Kapsat, di ba sobrang init, sabi ko, hari, haba naglakad kami ni Kapsat, sabi ko, pagdating ko talaga dun sa farm, bibili talaga ako ng yelo, tas kakainin ko dahil ang init po talaga, Kapsat. Tapos ko lang magligpit dun sa kusina. Asan yung itlog? Yan ang itlog. Ready for, ano na naman tayo, breed. Magbe-breed na naman po. Ganda ng isa, on laki. Brown. Bagong, Rhode Island yan na de. Mga bagong itlog. Nagba-vitamin sila, araw-araw yan din, oh. Mm-hmm. Kasama sa inumin nila.